Hindi pa detalyado ang mga plano pero giit na mga miyembro ng kanyang transition team, change is coming. Suriin natin kung ano talaga maaring pagbabago. Kasama natin sa studio ang sociologist na si Dr. Nicole Corato. Magandang umaga, Nicole. Magandang umaga, Howie. Isa ka sa pinakamasipag magkomentaryo tungkol kay Duterte at saka sa ibang kandidato rin. Ano? Nagsulat ka sa Rappler, sa yung Facebook post, etc. No? At nagbabala ka na kung manalo si Rodrigo Duterte ay maaaring magkaroon ng bloodbath. Ikaw ba eh natatakot ngayon? Oh, Howie, syempre nung panahon naman nung kampanya, ang basihan lang naman nung aming mga observations ay kung ano yung mga nakikita namin. At isa doon sa mga examples kung bakit kami nag-issue ng babala ay doon na rin sa sinasabi ni Mayor na talagang yung mga pagbabanta niya na parang magkakaroon ng maraming dugo, magiging bloody yung kanyang administrasyon. At hindi lang din doon yung nagtatapos eh, kasama din doon yung iba niyang supporters na para bang kinukuha nila yung tono nila doon sa kanilang leader na makikita natin dito sa Facebook na pag merong dissent or kritisismo kay Mayor Duterte, talagang inaaway ng mga supporters niya yung mga critics. So nung mga panahong yon, nung panahon ng kampanya, naisip namin na, teka lang, kailangan nating huminahon at magbigay ng pagbanta ng banta na kung magpapatuloy to yung ganitong klaseng pananalita, hindi yata maganda yon sa demokrasya. So isa yon sa mga bagay siguro na dapat din nating bantayan dito sa administrasyon ni presumptive President Duterte. Pero may mga nakapansin na since the election, mukhang kumalma na rin yung rhetoric, no? Na parang hindi na siya nagmumura, wala tayong narinig na ganun, wala na yung mga pagbabanta na nakakatakot, no? So may nagsasabi naman na pangkampanya lang yung mga matatapang na salita, no? Pero kung totoo nga yun, itong imahe niya that appealed to so many, itong sinasabing authenticity niya, ano kaya? Ano yun? Is that a hollow kind of image pala? Na hindi pala siya ganoon ka-authentic nung kampanya? At pag umupo na, ibang klaseng tao na si Rodrigo Duterte? Oo, yun nga siguro yung isa sa pinakamalaking challenge niya, no? Dahil binoto nga siya dahil precisely because of that character na talagang tough-talking mayor, kinocompare siya kay Donald Trump, although nakikita naman natin na hindi rin naman yata fair comparison yun. Pero sa tingin ko, parang hindi mahalaga rin na maintindihan, lalo na nung supporters niya, na iba si Rodrigo Duterte as a person dun sa seat nung presidency, di ba? Na parang kailangan din meron tayong paggalang sa posisyon, may iba ring mga responsibilidad na nakaatas dun sa role niya bilang presidente. So siguro hindi maiiwasan na kailangan nga niyang i-tone down yung kanyang pananalita dahil sa ngayon, hindi lang niya nire-represent yung sarili niya at yung kanyang mga supporters, kung hindi yung buong bansa. Okay, kung ibabase lang natin sa kampanya, no? They just concluded campaign, meron na bang pagbabago sa ating political culture na napansin mo? Oh, isa siguro sa napansin ko dun sa pagbabago sa political culture, double-edged yan. Yung isa sa isang banda, kung ang titignan lang natin yung mga kaganapan sa Facebook at yung mga hindi magandang asal na ipinakita nung ilan, hindi naman lahat, ilang Duterte supporters, sa tingin ko medyo nakakatakot yun kasi may mga na-embolden talaga ng mga supporters na talagang handang magbigay ng banta, handang talagang mag-lynch, no? Porque may kritiko, talagang ililynch yun. Pero parati ko rin sinasabi na isang banda lang yan kasi kung pupunta tayo sa offline, pupunta tayo doon sa mga supporters ni Mayor Duterte doon mismo on the ground. Napaka-inspiring niya, Howie. Ako mismo binantayan ko yung supporters niya sa Tacloban dahil doon ang aking field site. At makikita mo talaga na itong mga tao na nawala lahat dahil sa Yolanda, handang magbigay ng 2,000 pesos, magpa-print ng t-shirt, mga OFW galing Jeddah, magpapadala ng 5,000 pesos na napakaliit na halaga yun kung ihahambing mo sa makinarya ng ibang mga tumakbong presidente. So sabi nga ng isang negosyante na nakausap ko, meron siyang printing press. Nakita naman natin na malaki yung suporta dati kay Noynoy, kay ERAP, pero iba ngayon, yung tao mismo naglalabas ng pera. So ibang level. Kahit yung mga mahihirap. Kahit yung mga mahihirap or middle class. So ibang level ng commitment yung nakikita natin ngayon dun sa ibang parte ng Duterte campaign. So sa tingin ko, mahalagang balansehin yun. Hindi naman dahil sa may mga nakikita tayong masasama online, automatically lahat na ng Duterte supporters ay ganun. So parang dapat balansehin din. Pero siguro ngayon, yung responsibility na no, nung maraming sumuporta kay Mayor is siguraduhin na ma-extend yung ganong klaseng energy and commitment, lalo na at napakaraming usapin ang gustong idalhin ni President Duterte ngayon, kunyari federalism, kunyari death penalty. Mga importanteng debate to, Howie, na hindi tayo pwedeng magdebate dito na sasabihin na pag nagde-disagree ka, hindi ka pa kasi nananakawan or hindi ka pa kasi nare-rape, kaya ganyan ka magsalita. So dapat mag-iba rin siguro yung tono to something more constructive. Nga, itong sinasabi mo nga parang spontaneous support in a way.
reflective yan sa healthy democracy, ano? I mean, may malaya tayong pumili at sumuporta kahit mahirap, mayaman, etc. But on the other hand nga, some people are pointing out, like si political scientist ni si Jojo Abinales, na this is the country's first fascist movement, no? Medyo malakas din yung binansag niya dito sa Duterte movement, no? It's the first fascist movement. So parang may contradiction doon, no? Kasi on the one hand, parang he's product of democracy, di ba? On the other hand, parang tinatawag din siyang fascist. So when will all of this be sorted out? Para makita natin talaga kung anong klaseng administrasyon ito. Ako rin, initially, ganyan yung pakiramdam ko, lalo na kung nabubuhay nga tayo sa online world na nakikita nga natin na yun na nga, ang laki ng suporta para sa ganong klaseng napaka tough na lingwahe. Pero on the other hand, ngayon nga, natapos na yung election at nakikita natin yung composition ng cabinet ni Mayor Duterte, nakikita natin yung kanyang transition sa kanyang tono, na siguro ako, matutuwa ako na mali pala yung mga pangamba namin nung kampanya. Siguro yun nga, magandang bantayan yung first 100 days, no? Hindi lang kung anong klaseng policies yung i-institute ni President Duterte, kung hindi yung tono. Mahalaga parati sa leadership yung tone from the top, kasi dun manggagaling din yung, kumbaga, yung inspirasyon or yung tono na kukunin ng mga mamamayan. So sana mali si Jojo, mali rin sana kami, na initially ganun yung pangamba. So you wouldn't mind being proven wrong on this? I'll be happy to be proven wrong. At so far naman, mukhang hindi naman ganun, pero kakasimula pa lang, isang linggo pa lang ang nakakaraan. Yeah, well, yung isang narinig natin sa kanya, he wants greater transparency, so supportahan daw niya yung freedom of information law, which of course would be hallmarks of a democratic system, of greater democratization. No? So that wouldn't be a fascist policy by any means. Pero diba? Sa akin, napakaganda, welcome development, na gusto niyang mag-issue daw ng EO tungkol sa FOI. Pero sa tingin ko lang, magiging mas makabuluhan ang FOI na EO kung ang mga citizens, pag nag-scrutinize na sila ng mga dokumento ng gobyerno at ginamit yon pang criticize sa Duterte administration, dapat handa ring mag-engage yung Duterte administration. Isa kasi dun sa nakita kong kakulangan ni Mayor nung nakaraang kampanya, hindi niya talaga sinasagot yung mga criticisms. Dinidismiss lang niya, parating niyang sasabihin na, or dun sa debates, di ba, medyo dismissive siya, hindi niya talaga ine-engage yung criticisms when it comes to policies. So sana ngayon, mag-iba na rin yung tono, na kung meron kang FOI, dapat responsive din yung government mo. Handa rin siyang sumagot sa criticism. Okay, well, yung isang sinasabi niya, gusto niyang gawin sa on a national level yung mga tagumpay niya sa Davao, halimbawa, it's mas ligtas. Of course, everyone wants a safer society. At yung mga specific policies na pinatupad niya doon, halimbawa, there's a, well, may nagsasabi liquor ban. Di naman talaga liquor ban, di naman niya binaban ng alak. No? Pero sinasabi lang niya na past a certain hour, dapat bawal na yung pagtitinda. So that to avoid, I guess, drunken driving, fighting, etc. At saka yung curfew para sa mga kabataan. No? These kinds of policies, on the one hand, sa ibang bansa, these are normal policies. No? And maybe some other cities, parang city ordinance yan, din yun. No? But matutupad ba to talaga on a national scale? And what needs to happen in terms of public opinion, in terms of his own social mobilization para mapatupad niya to on a national scale? Mm-hmm. Well, tama ka. Actually, sa Australia, kung saan ako nagtatrabaho, ang tawag nila doon, lockout laws, na I think by alauna, wala nang nagbebenta ng alak. Sa US, ang tawag, last call. So, hindi naman talaga gano'n na kakaiba yung kanyang proposal. Maraming global cities na ganyan din yung policy. Pero sa tingin ko, para maging effective siya, dalawang bagay. Una, dapat yung mga supporters, at kahit hindi na rin supporters, handang sumuporta doon sa ganitong klaseng policy. Sa tingin ko, madali naman to dahil napakalaki ng mandato ni Mayor Duterte. Mm-hmm. But on the other hand, malaki din yung kinalaman dito ng magpapatupad ng kung batas man yan. At ito yung mga pulis, di ba? So sana, yung isa namin din pangamba kasi na kung ang sinasabi dati ni Mayor Duterte na ipapardon niya lahat ng pulis na pumatay ng kriminal, di ba? Na parang i-excuse niya sa Commission on Human Rights. Parang siguro dapat din nating bantayan yon. Kung gaano ba magiging makapangyarihan ang pulisya at gaano siya ka-accountable din sa public sa pamamahala ni Mayor Duterte. So sa isang banda, sa tingin ko, pwede naman itong ma-implement ng maayos, pero ma-implement ng may accountability, yung nag-i-implement na pulis siya ngayon. Okay, may mga nagsasabi na isang disadvantage niya dun sa ibang kandidato, wala siyang yung formal na partido. Kumbaga, in-adopt lang siya ng PDP Laban, and then of course, alam naman natin yung network ng PDP Laban isn't as wide as, halimbawa, Liberal Party or yung UNA. So, but we can't deny na may movement siya, di ba? Meron siyang grassroots movement. Anong kailangan niyang gawin? Anong opinion mo as a sociologist? How will he make
positive use of this, na hindi naman tayo magiging fascist. Oo, yeah. Nabanggit na rin yata ng kanyang spokesperson na si Peter Lavinia na gusto niya participatory yung process, simula na lang sa pagpili ng cabinet, simula na lang sa pagpili ng mga tao na bubuo ng administrasyon niya. Sa tingin ko, magandang senyales naman yon na hindi naman siya klase ng leader na basta lang magdidikta. Kasi sinasabi rin niya dati, I'll be dictator-like. Medyo nakakatakot yon. Mm-hmm. So tama ka, no? Medyo nag-iba na rin yung tono. So ang mahalaga ngayon ay mag-respond din tayo bilang citizens na sinasabi niya dapat participatory. Di handa tayo dapat. Sa tingin ko, Howie, dapat ngayon pa lang mag-aral na tayo tungkol sa federalism, na pag nagsimula tayo ng usapin ng federalism, ng constitutional change, dapat handa tayo bilang mamamayan na mag-engage sa debate na yan. Dapat handa rin tayong mag-engage sa debate ng death penalty, di ba? Isa tong issue na hindi lang tungkol sa effectiveness, kundi issue of values din to. So sa tingin ko, para mag-galvanize ni President-elect Duterte yung kanyang mga constituencies, dapat ma-encourage, magsimula nang mag-encourage sila na, teka, mag-aral na tayo kung ano yung mga susunod nating magiging policies. Sa tingin ko, isa rin dun sa maganda rin yung tutukan ay yung boses ng Mindanao. Nakapunta na rin ako sa Marawi, halimbawa, at ang dami-dami niyang supporters na kabataan dun. Sa tingin ko, naghihintay na rin sila ng parang encouragement na paano ba ako makakatulong sa administrasyon na to. Kasi sobrang sayang, napaka-energetic ng mga bata niyang supporters galing sa Mindanao, sa mga conflict zones. So sana ito yung mga boses na mas mabigyang pansin sa kanyang administrasyon. And he's claiming to have Moro blood, no? So, Maranao daw yung nanay kung niya. Totoo yan, he'd be the first president na may Moro blood or claiming to have a Maranao lineage. So it's another first. Ako natuwa talaga ako nung kanyang meeting de avance at sumisigaw siya ng Allahu Akbar, di ba? Parang yun, hindi mo masasabing comparable to Donald Trump yun. Kasi ito yung isang klase ng expression na hindi mo naririnig sa political mainstream, pero binigyan mong boses yung mga kapatid natin sa Mindanao. So sa tingin ko, magandang tono din yun. So kung mas maraming klase ng ibang boses na mapapasok ni President-elect Duterte sa pamamahala or sa everyday political discourse, siguro magandang opportunity yun para lumawak yung bokabularyo nating nasa Imperial Manila, kung ano pang ibang boses yung meron sa Pilipinas. Of course, itong emergence ng iba't ibang boses will depend on continuation of freedom of speech, no? So may konting contradiction din tayo as you pointed out. Pero one thing that you wrote about was this politics of interruption, no? Yung example mo, yung estudyante si UPLB na kumbaga parang nakipagdebate kay Duterte in a student forum, no? And then afterwards, medyo binuli itong estudyanteng ito, no? Mm-hmm. But you were praising him as someone who should be imitated or emulated by other citizens, willing to confront candidates or political leaders. Again, that will depend on a widening of freedom of speech, no? Pero sinasabi mga itong politics of interruption, no? Importante yan as a way forward. Even Duterte himself represents a politics of interruption. No? What exactly did you mean by a politics of interruption? Oo, actually, yun nga yung spirit nung piece na yun, no? Na parang nung in-interrupt si Duterte habang nagsasalita siya ng isang estudyante, medyo pikon yung response niya doon. Pero yung sagot ko, actually, sa lahat ng kandidato, si Duterte dapat yung nakakaintindi nung kahalagahan ng interruption. Nakita mo yung asal niya sa debate. Ang simple ng interruption niya, yung tinanong lang niya kay Grace Poo, kung sinalakay tayo ng China, anong gagawin mo? Or nung sinabi niya, di ba, marami siyang mga ganong simple lang na ang tanong niya kay Senator Miriam, how are you today? Napakasimpleng question, pero malalim yung hugot. So, ang ibig kong sabihin doon sa politics of interruption, iba yung pinanggagalingan niya at nagugulo yung sinatawag nating political status quo. Binago niya yung landscape na kailangan pagpasok mo sa isang presidential race, sobrang dami mong pera, sobrang mong daming corporate backer. Ang mga nagpupunta sa rally mo, hakot. Hindi niya yun, hindi nangyari sa kanya yun, na-interrupt niya ang political status quo. So sa tingin ko na sana dahil siya nga yung nag-interrupt ng ganong klaseng politika, game din siya na pag siya ang ini-interrupt, handa rin siyang mag-engage. And that might be another word for political change, yung interruption. Okay, maraming salamat, Nicole Corato, isang sociologist, taga Australia na pala, no? Tama, ilang UP Diliman. Uh-huh.